May mga pagkakataon na hindi nagiging maganda ang relasyon ng isang nanay sa kanyang manugang dahil na rin sa iba't ibang dahilan. Tulad na lamang nang may iba siyang gusto para sa kanyang anak. Wala itong sapat na edukasyon o maayos na trabaho. Hindi niya gusto ang pag-uugali nito. Iba ang relihiyon o kaya naman ay ayaw niya pang mawalay ang kanyang anak sa kanya. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Amerika ilang taon na ang nakakaraan, kung saan naninirahan ng isang babae na nagngangalang Lana. Siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse nang makilala niya si Michael. Noong mga panahong iyon, dinala si Michael sa ospital dahil aksidente siyang nabalian ng binti habang naglalaro ng hockey. Ayon kay Lana, unforgettable ang unang pagkikita nilang dalawa. Nagche-check raw siya ng mga pasyente. Maayos naman ang lahat, ngunit noong makarating siya sa kwarto ni Michael ay laking gulat niya dahil nakapatong ito sa upuan habang binubuksan ng TV. Napasigaw siya nang makita ito at dahil sa gulat ni Michael ay na-out of balance siya kaya nahulog siya mula sa upuan. Paliwanag ni Michael, inip na siya roon. Gusto niya sanang manood ng TV subalit hindi niya mahanap ang remote kaya umakyat na lamang siya para mabuksan ito. Sinubukan naman siyang saluhin ni Lana. Kaso may kabigatan si Michael kaya pareho silang napahiga sa sahig. Matapos ang pangyayaring iyon, tinanong niya kung okay lang ba si Michael bago siya tuluyang lumabas. Gusto na sanang kalimutan ni Lana ang pangyayaring iyon pero nilapitan siya ng kanyang katrabaho. Sinabi nito na gusto raw siyang makita ni Michael para humingi ng tawad. Bago nga matapos ang duty ni Lana ay nagtungo muna siya sa kwarto nito para makahingi ng tawad si Michael at nagkwentuhan na rin sila. Narealize ni Lana na napakabait at palakaibigan pala nito. Nagtuloy-tuloy pa ang kanilang usapan hanggang ngayain siya ni Michael na mag-dinner kapag nakalabas na siya sa ospital. Napaisip naman si Lana dahil ayaw niya sanang magkagusto sa kanyang pasyente. Pero hindi na siya makatanggi sa alok nito kaya napa-oo na lamang siya. Tulad ng kanilang napagkasunduan, nag-dinner date sila noong makalabas na si Michael. Naging maayos naman ang kanilang pagkakaibigan at di nga nagtagal ay nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Habang nakikilala niya si Michael ay lalong nahuhulog ang loob niya rito. Lalo na nang malaman niya na isa pala itong engineer at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Bukod pa roon, palagi siyang naglalaan ng oras para sa kanyang pamilya. Isang bagay na lalong hinangaan niya kay Michael. Mahigit 2 buwan na mula nang maging magkasintahan si Lana at Michael. Sa tingin nila ay sila na ang itinadhana para sa isa't isa. Kung kaya't gusto sana ni Michael na makilala ng kanyang pamilya si Lana. Magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ni Lana at excited na siyang makilala ang mga magulang nito. Araw ng Linggo noon, pagkarating nila sa bahay ni Michael, kaagad siyang niyakap ng tatay nito. Ngunit nung lapitan niya ang kanyang ina ay umatras ito para makaiwas. Noong mga sandaling iyon, sumagi sa isip niya na magiging mahirap kunin ang loob ng nanay ni Michael na si Cathy. Naging maayos naman ang naging kwentuhan ni Lana at ng mga magulang ni Michael. Kinakabahan siya pero sinubukan niyang kunin ang loob ng mga ito. May mga pagkakataon na napapasulyap siya sa kinaroroonan ni Cathy. Nakatingin rin ito sa kanya na para bang may gustong iparating pero hindi naman ito nagsasalita. Noong magpaalam na siya sa pamilya ni Michael, muli siyang niyakap ng tatay nito. Si Cathy naman ay mukhang napilitan lamang dahil nakatingin si Michael sa kanya. Hindi maiwasang mag-alala ni Lana dahil sa pangyayaring iyon. Sinubukan niyang kausapin si Michael ngunit ayon rito, baka raw siya lang ang nag-iisip ng ganoon. Napakabait ng kanyang ina at hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Ayon pa sa kanya, pag nakilala raw nila ang isa't isa ay siguradong magkakasundo sila ni Cathy. Mahilig raw mag-shopping ang kanyang nanay kaya mas mabuting iyain niya ito sa mall.
Pumayag naman si Lana sa naging suggestion ni Michael. Hiningi niya ang number ni Cathy para tawagan ito. Noong una ay mabait ang boses ni Cathy, subalit noong ma-realize niya na si Lana ang kanyang kausap ay biglang nag-iba ang tono ng kanyang pananalita at sinabing busy raw siya. Marami pa siyang dapat asikasuhin kaya tumawag na lamang ito sa ibang araw. Maayos namang nagpaalam si Lana kahit pasinungitan siya nito. Makailang beses niya pa sinubukang tawagan si Cathy pero hindi na ito sumasagot. Ipinaalam niya kay Michael ang bagay na ito kung kaya't siya na mismo ang tumawag sa kanyang ina. Noong sumagot ito ay ibinigay niya kay Lana ang cellphone at saka sila nag-usap kung kailan sila magsha-shopping. Umaasa si Lana na magiging maayos ang relasyon nila ni Cathy dahil kapag nagkataon, ito ang magiging biyana niya. Malapit si Michael sa kanyang mga magulang kaya mapapadalas ang kanilang pagkikita. Kaya niyang magpakumbaba at makisama kay Cathy para maging maayos ang kanilang relasyon. Ngunit, hindi pala ayon sa kanyang mga plano ang susunod na mga mangyayari. Noong sunduin niya si Cathy sa kanilang tahanan, kaagad nitong pinuna ang kanyang sasakyan. Sinabi niya na marumi daw ito. Abala rin siya sa kanyang cellphone at kapag tinatanong siya ni Lana para sana makapag-usap sila ng maayos ay palaging maikli ang sinasagot nito. Nahalatang walang balak pahabain pa ang usapan. Pagkarating nila sa mall ay may kausap si Cathy sa kanyang cellphone na para bang makikipagkita ito sa kanyang kaibigan na malapit lang roon. Ilang sandali pa, sinabi niya kay Lana na cancel ang kanilang lakad dahil kailangan raw siya ng kanyang kaibigan. Matapos noon ay umalis na ito nang hindi nagpapaalam. Napatahimik na lamang si Lana sa pangyayaring iyon. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Cathy sa kabila ng kabutihan na kanyang ipinapakita. Pinalampas niya ang lahat ng hindi magagandang komento nito. Ang hindi pagsagot sa kanyang mga tawag, pati na rin ang hindi magandang pagtrato nito sa kanya. Kaya noong mga sandaling iyon, naisip niya na tigilan na ang pagyayaya at pagtawag kay Cathy. Noong tanungin siya ni Michael kung kumusta ang lakad nila ay sinabi niya na okay lang naman. Ayaw niya nang mag-alala pa ito o maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Sinabi rin naman ni Cathy kay Michael na maayos ang lahat. Buong akala niya ay totoong magkasundo na ang kanyang ina at si Lana. Palagi pa rin silang nagkikita kapag may okasyon sa pamilya ni Michael. Pero hindi na gaanong apektado si Lana kung papaano siya tratuhin ito. Sa paglipas ng mga buwan, nasanay na si Lana sa ganoong sitwasyon. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magtiis sa ganoon dahil mahal niya si Michael. Si Cathy naman ay nagpatuloy sa hindi magandang pagtrato kay Lana kapag silang dalawa lang. Pero kapag may ibang nakakakita ay para itong tupa sa sobrang bait. Sa bawat pagkikita ng dalawa, ipinaparamdam ni Cathy na ayaw niya sa kasintahan ng kanyang anak. Wala namang magawa si Lana dahil napakagaling magpanggap ni Cathy. Hindi man lang napapansin ni Michael ang mga ginagawa ng kanyang nanay. Kaya pakiramdam niya ay wala siyang mapapagsabihan. Magmumukha lamang siyang masama kapag sinabi niya kay Michael ang bagay na iyon. Kaya pinili niyang manahimik. Sa ilang buwan nilang magkasintahan ni Michael, wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari kay Lana at Cathy. Hanggang sa isang araw, napagpasya na nilang magsama sa iisang bubong. Kasabay ng paghahanda nila para sa kanilang magiging kasal. Doon na nagsimulang mapansin ni Michael ang pagbabago sa ugali ng kanyang nanay. Maya't maya itong tumatawag at kinakailangan niya pang lumabas ng kwarto tuwing kausap niya ito. Isang beses, pagpasok ni Michael sa kwarto matapos kausapin ang kanyang ina ay kitang-kita ang galit sa mukha nito. Halatang nagkasagutan sila. Dahil roon, lihim namang napangiti si Lana. Dahil sa wakas, unti-unti nang nalalaman ni Michael ang totoong sitwasyon. Kinabukasan, matapos ang naging pag-aaway ng mag-ina ay nag-organize si Cathy ng isang salo-salo para kay Michael at Lana. Para ipakita na masaya siya sa relasyon ng dalawa. Ayaw niyang magalit si Michael kaya ginawa niya ang bagay na iyon. Subalit, hindi nila lubos akalain na may binabalak pala si Cathy. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, dumating ang isang magandang babae na umagaw sa kanilang atensyon.
Nag-iba rin ang timpla ng mukha ni Michael at nang tanungin niya kung sino ang babaeng iyon, sinabi nitong siya raw ang dati niyang girlfriend. Sinubukan naman nilang mag-enjoy pero gumagawa talaga ng paraan si Cathy para muling mag-usap si Michael at ang ex nito. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa ang hindi magagandang pagtrato ni Cathy kay Lana. At noong malaman niya na magpapakasal na pala ang dalawa, ngumiti lamang ito sa harap ni Michael. Pero kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nito. Makaraan ng ilang araw, nagulat si Lana nang makitang tumatawag si Cathy sa kanyang cellphone. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tumawag ito sa kanya. Kaya dali-dali niya itong sinagot sa pag-aakalang emergency ang tawag na iyon. Mabait at mahinahon ang naging pananalita ni Cathy. Niyaya siya nitong magkape sa labas malapit sa kanilang tahanan. Pumayag naman si Lana kaya naghanda na siya kaagad para makipagkita sa kanyang magiging biyanan. Pagkarating niya sa coffee shop ay natanaw niya na si Cathy. Pero hindi muna siya pumasok dahil inihahanda niya pa ang kanyang sarili. Alam niyang may kakaiba rito at mukhang hindi magiging maganda ang susunod na mangyayari. Pagkarating niya sa loob, nakangiti siyang binati nito at pinaupo. Ilang sandali pa ay inilabas nito ang isang sobre. At sinabi nitong, kung hihiwalayan daw niya si Michael at hindi na muling magpapakita pa ay sa kanya na ang laman ng sobreng iyon. Kaagad namang tumayo si Cathy at naglakad papalabas ng coffee shop. Dala-dala ang sobre. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi maiwasang maluha ni Lana dahil sa pangyayaring iyon. Hindi siya mukhang pera at totoo ang nararamdaman niya para kay Michael. Pagkarating niya sa bahay ay itinago niya ang sobre sa loob ng aparador upang masiguro na hindi iyon makikita ni Michael. Wala rin siyang pinagsabihan tungkol sa pangyayaring iyon. Sa halip, umisip siya ng plano kung papaano siya makakaganti kay Cathy. Noong pumasok si Michael sa kwarto ay naikwento niya kay Lana na tumawag raw ang kanyang ina. At sinabi nito na kung kailangan niya raw ng kausap ay huwag kalimutan na mayroon siyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Nagmaang-maanga naman si Lana at sinabing hindi niya rin alam kung bakit nasabi iyon ang kanyang ina. Dalawang linggo na lamang bago ang kanilang kasal ni Michael. Excited silang naghahanda sa tulong na rin ng kanyang pamilya, kaya bihira niya na lamang makita si Cathy. Panay ang tawag nito sa kanya pero hindi niya ito sinasagot. Sa mismong araw ng kanilang kasal, kitang-kita ang pagkadismaya ni Cathy habang si Lana ay nakangiti at ini-enjoy ang espesyal na araw na iyon. Hindi niya pinapansin si Cathy. Naroon lamang siya sa piling ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Sinadya niya rin iyon para hindi siya malapitan nito. Sa parte kung saan dapat magsasalita ang best man at maid of honor, napagpasyahan ni Lana na magsalita. Mayroon daw siyang mahalagang sasabihin at gusto niyang malaman ito ng lahat. Nakatuon naman ang atensyon ng lahat ng tao kay Lana habang hinihintay ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Ilang buwan na ang nakakalipas mula nang sabihin sa akin ng aking biyana na si Cathy na ayaw niya raw napakasalan ko si Michael na mayroong inaalala. Kaya nag-offer siya sa akin na babayaran niya raw ang aking tuition upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral para maging isang doktor. Tinanggihan ko pero sinabi niyang tanggapin ko na ang kanyang alok. Sinabi niya sa akin na ilihim lamang namin iyon pero mukhang hindi ko kayang itago ang bagay na ito. Gusto kong malaman ng lahat ng tao kung gaano kakabait at mapagmahal na biyanan. Nagpalakpakan ang lahat ng bisita sa mga sinabi ni Lana. Si Cathy naman ay napangiti na lamang. Alam niyang kapag sinabi niya ang katotohanan ay magmumukha siyang masama at malalaman ng mga tao kung ano ang kanyang ginawa kay Lana. Ang perang inoffer ni Cathy ay nagkakahalaga ng $10,000. Itinago iyon ni Lana sa bangko para sa magiging anak nila ni Michael. Simula noon, naging maayos na ang pakikitungo ni Cathy kay Lana, lalo na noong siya ay nagdalang tao na. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel.
Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.